para kunin ang puso, tandaan nyo, hindi kung saan saan kinukuha. Kailangan nyo kung nasaan yung, ang tawag nito, thumb. Kung saan yung thumb, dito sa baba, okay? Ito yung pinaka-best place para kunin ang puso, hindi dito. Lunch Break Chat! Magandang araw po sa iyo. Lunch Break Chat with Arman Benko. Inyong lingkod dito sa Peaceabilities Facebook page. And since it's Monday, December 14, it's Ask Me Doc. Ate Doc time! Let's bring in Dr. Elinor Benko. Tan. Hello! Good morning! Good morning po sa inyo lahat. Morning. Kaya po Ate Doc yan. Doon sa mga first time nanonood dito sa Peaceabilities Facebook page with KSK SMP Co-op, we thought it best when Ate Doc, Dr. Elinor B. Tan, suggested that and volunteered to have our regular Mondays pag-lunch break chat with Arman Benko. Mukhang maganda yung relo mo ah. Yan ba yung... Kaya pinipilit ko, ayaw niyang pag-usapan eh. Baka sabihin niya kasi, sabi niya, isipin ng mga KSK Co-op members, binili mo, ano ho to, X-Deal. X-Deal doon sa pinakamalaking, first and pinakamalaking authorized seller ng mga Apple. Mac products. So, yung Power Mac. So, marami daw mga health features. Okay. Doon tayo mag-umpisa. Ha? Doon tayo mag-umpisa. Ano yung napansin mo kung napag-aralan mo na dahil pinilit ko naman sa'yo, sinend ko sa'yo yung mga link ng features. Okay. Ano yung... At saka kasi sa totoo lang, may mga health features siya. Kasi kunyari, nakukuha yung heart rate mo. Pero sa totoo lang kasi, di ba? Pag tumitibig ang puso ko. Alam niyo, ito... O kanyari, ito yung pulso, ito yung kamay natin. Para kunin ang puso, tandaan nyo, hindi kung saan-saan kinukuha. Kailangan nyo kung nasaan yung, ang tawag nito, thumb. Kung saan yung thumb, dito sa baba, okay? Ito yung pinaka-best place para kunin ang puso. Hindi dito. Ooh. Sa ilalim ng ano mo. So, yun ang pinakamalakas. Okay? So, nakukuha niya yung heart rate. Okay? Anong importansya nun? So, malalaman mo kung mabilis o mahina or kung kunyari talagang nag-e-exercise ka, mabibilang mo yung heart rate mo kasi may target heart rate tayo na tinatawag, di ba? So at least lalagpas dapat ng mga 100. Kung talagang nag-e-exercise ka ng aerobic, meaning tumatakbo, nagbabicycle or whatever, right? So at the same time, ang sabi nila, meron daw parang ECG yan, tama ba? Pero kasi sa totoo lang, isa kasi, ano ngayon kung mabilis, di ba? Oh, yeah pala. Oo. Eh, kasi kahit naman ako, makukuha ko yung pulso ko eh, di ba? So parang ang ano nun eh, ang importante is regular ba? Kasi pwedeng yung mabilis lang yung lab. Alam naman natin ang tunog nun. Pero kung makikita na hindi ka doktor, makikita mo parang kahit naman ECG natin, kung nakakapanood kayo ng pelikula, merong pattern yan, di ba? Pero kung nakikita mo parang irregular ata yung pattern, definitely that is worth na ikonsulta sa doktor. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganon? And worse, kung wala kang nararamdaman na simptomas. Kasi ngayon, actually, mapunta nga ng konti sa segue sa heart disease, mas delikado yung mabuti pa nga yung nakikita mo sa pelikula na biglang sakit ng dibdib ko, tapos bigla na lang silang mahihimatay, ganon. Hindi lahat ng sakit sa puso, ganon. Okay? Mas madalas na ngayon yung sakit sa puso na nanonood lang ng TV tapos ayun na, hindi parang inatake na siya. So para bang mas marami yung silent, no? Nagiging silent na. So minsan sinasabi nila siguro kasi may diabetes yan kasi pag may diabetes na apektuhan ng sensation of pain eh, di ba? Kaya ako minsan napapako na sa paa, hindi pa rin nararamdaman, nagkaka-mikrobyo na tapos puputulan tuloy. Oh, kasi naapektuhan yung nerves eh, di ba? Naapektuhan yung nerves. So yon. Ngayon, kung irregular yung heart rate, nakikita mo sa watch mo na irregular, mukhang irregular ata. Patingin kayo agad, no? Ewan, nasi-save ba yun? Nasi-save? Yes. Hindi ko alam kasi yung features. Well, una, yung, yun ba yung BPM? Beats per minute? Beats per minute. It's just yung sabi ko nga, parang pulso lang yun eh. Para malaman mo yung pulso mo. Oo. Pinapakita yung past 24 hours, tapos the past
3 days yata. Pero importante din kasi yan. Oo, kasi sinasabi nila, kunyari, mga athlete, kung athletic na, hindi ikaw yon Arman, much as you want. Athletic! Okay, yung mga athletes kasi, okay, ang normal heartbeat kasi natin, 60 to 100. Okay? Pero kasi yung mga athletics, yung mga atleta natin talaga, kasi napakagaling, na condition talaga yung puso nila, di ba? Lalo na kahit 50 lang or less than 60 ang kanilang heart rate. Basta hindi naman bababa masyado ng 50. Okay na rin, di ba? Kaya importante yung heart rate. Siyempre, bomba yan eh, di ba? Kumbaga sabi ko nga, bomba ng tubig. Kailangan enough power siya para mas maganda. Kung athletic ka, yun ang ano ko. Ngayon, kung hindi ka naman athletic at bumabagal yung heart rate mo at madalas kayo nahihilo, definitely, yan ang isang usefulness niyang watch na yan. Ba't parang below 50 ata ako? Mukhang itong mga huling mga araw, bakit ganon? Kailangan patingin mo. Ang una kong itatanong kasi sa tao na pag ganyan ang heart rate, kung mababa, bakit taga ay tumatakbo ka ba? Matagal ka na bang athlete or what? Diba, yun. Ay, isa ding importante niya, lalo na ngayong panahon ng COVID, may pulse oximeter siya. Okay? Ngayon, nakikita noon kung ilan ang oxygen level sa dugo. Yun. Pulse oximeter. Actually, sa totoo lang, alam ko, nakita ko na sa SM. Hindi naman tayo binabayaran ng SM, so pwede ko ba siguro banggitin. At saka hindi naman natin pinipisa. Merong isang, yung sa surplus shop ng SM, dati nakakita ko pulse oximeter, yung iniipit yan dito eh, iniipit sa daliri, yes. 'Di ba? 500 pesos ata, so parang ganoon. Anong silbi noon? Kung halinawa hindi, pero kung na ICU na ang ilan sa inyo or may kamag-anak kayo na ICU, makikita nyo may nakaipit na parang pang-ipit dito sa daliri. Kasi doon sa pag-ipit na 'yon, nababasa na kung ilang yung pagdaloy ng dugo, dumadaloy kasi sa iniipit mo, may dugo kang iniipit doon. Na kung amount of oxygen dun sa dugo mo. So dapat kasi yon as much as possible 98 to 100. Siyempre dapat may oxygen ng puso mo ang dugo mo, di ba? So the higher the better, di ba? Pero kasi kung kunyari minomonitor ka dahil may pneumonia, dahil nga may COVID ka or what kasi di ba apekto noon sa lungs. Kaya nga maraming namamatay diyan eh. So kung bumababa na sa 90 or dati naman 98, 97, 98 kan taas as bigla ngayon nagna 90, 89, delikado, di ba? Either kailangan mo lang oxygen, okay, yung mga hinihika, mga batang hinihika or even matatanda na hinihika, maganda na may pulse oximeter kung nasa relo mo or nandiyan nga yung meron kayong ganun na iniipit. So yung sa akin na 99, 98 okay yun. Oh, pag hindi ka nag-yoyosi, 'di ba? 'Yun naman ang ano doon eh, 'di ba? So, naalala mo yung when our mother who is having her wedding anniversary today, 'di ba? Yes. Yung si Mommy, ha? Alam ko 'yun, alam ko. Okay, good. Oo. Kasi naalala ko noon pinabili ako ng bulaklak ng daddy. Tapos hindi ko yata binili. Pinangkain ko, galit-agalit sa akin ng daddy. Anyway, anniversary, December. Huwag ka mag-alala. Papaalala ng daddy sa'yo mamaya ang gabi yun. Papaalala sa'yo mamaya ang gabi yun, for sure. Anyways, meron naman yung hinihipan. Hindi na to related sa relo. Na I remember mom was being asked to blow air in tapos sinusukat yung... yung pag-umakit yung ball. Yes. Para yes. Mahaba siyang pipe tapos may ball sa dulo. Okay. So pag nag-blow ka doon, dapat umaakyat yung ball pataas ng pataas, 'di ba? May parang sukat. Certain force din dapat yung pag-exhale, ganun ba? Ang sinusukat nun is yung capacity ng lungs. Remember, nagkataon doon kasi sa mga nakikinig kasi nagkaroon noon ng operasyon, nagkaroon ng cancer ho mother namin. Thank God, wala hong kalat at wala ho siyang recovered na yan sa cancer niya. Pero naapektuhan yung lungs, no? So kailangan nilang butasin noon yung tabi niya kasi nga nagkaroon ng fluid sa lungs. So siyempre nag-collapse kahit papaano yung lungs na yon, no? Nung inalisan nila ng tubig. So kailangan makita nila kung nag-e-expand ng mabuti yung lungs. Eh anong gauge mo noon? Hindi mo naman nakikita kung paano nag-e-expand. So kung nakaka-blow, so kung nag-breathe in ka tapos nagbo-blow ka, nakikita nila kung malakas na yung lungs mo kasi maraming hangin kang nailalabas eh, which means marami ding hangin na ipasok. So, yun ang sinusukat ng bola na yun, na pataas na. The higher it is, the better. Well, mamili na tayo. Yung mga unang tanong. Ito.
si Yesa Mendoza. Ha? Sinusulat ko pa ho, ha? Kasi talagang papadalan ho kayo dahil mahigpit ang ating COA. Sabi ni Yesa Mendoza, tinatanong niya, pag, ano yan? Pag nag-gym po or cycling, tumataas ang BPM, okay lang po ba yun? Yeah. O yan. Yung narinig ba yung question kay Yesa Mendoza? Tanong ni Yesa Mendoza, kapag nag-gym or nagbabike, ano ang epekto ng BPM? Kailangan kasi dahil pinapagod mo yung katawan mo, kailangan mag-up yung bomba, di ba? Okay. Mahaligo, kailangan mas malakas ang ano ng bomba, di ba? So, ganun din ang epekto. Mag-keep up doon sa needs ng katawan mo. Okay. Oh. Ito si Emery Aguilar. Ito po, last week pa to eh. Yes. What are the signs and symptoms of astigmatism? And paano siya i-cure, Ate Doc? Di kasi ako sure kung astigmatism nga po itong nararanasan ko minsan. Salamat po, Ate Doc. O, okay. Si Emery Aguilar. Okay. Alam niyo naman kung nanglalabo ang paningin. Ano? So for example, ako ngayon, nakaharap ako sa computer ko, mga 12 inches away sa screen ko ngayon, nababasa ko itong naka-post ngayon dito na like a gems, best comment, question, gano'n, ano. Pero kung kunyari, kahit na ganito kalapit malinaw, dati malinaw, pag naglalabo yan, alam mo na lumalabo ang mata. Ang astigmatism kasi, hindi lang basta malabo ang mata mo. Hindi pantay yung pagka-dark or pagka-light. So for example, ngayon, no, kung nakikita niyo sa screen niyo yung comment, yung poster na nilagay ni Arman dito na best comment, question, like a gems for you, parang pantay-pantay yung pagka-black niya, di ba? Pag alam mo na astigmatic ka, kung kunyari parang bakit yung like ka, ito, nakapost ba ito, Arman? Nakikita ba sa screen? Tama yes. ba? Yes, oo. Yes. So for example, yung like a gems for you, yung like ka lang yung dark, pero yung you, medyo parang light, posibleng astigmatic ka. The best way para malaman niya, yung tachometer, yung tanto nga yung mga nagtitinda ng mga salamin, tapos pagtingin ka kasi meron silang isang test doon kasama doon sa mga letra na binabasa mo, di ba? Yung row by row. May isang test doon na makita mo kung pantay nga. Pero kung napapansin mo na, kunyari, sabi ko nga, pinakasimple, itong Leica gems for you. Yung Leica mas dark pero yung you hindi. Eh sa sinasabi ko sa ngayon, pantay-pantay. So yung hindi astigmat. At saka ang pag-correct ko noon, hindi wala akong gamot yon. Nasa salamin mo yun, nasa paggawa ng salamin. Okay. O ito, pangatlo natin, si Micaela Esatam. Sabi niya, ano po possible causes of delayed menstruation? Siguro, okay. Aside from pregnancy. Of course, oo. Depende yan. Again, okay. Hindi niya sinabi ko ilang taon na siya. Okay. Kung 7 years old? Hindi. Kasi kung ang tinatanong niyo kung may dalaga ho kayo sa bahay, no? Hindi ho pare-pareho siyempre ang umpisa ng menstruation, right? Okay. Pero kung kunwari ho kasi medyo athletic yung alaga ho ninyo sa bahay. Kung dalaga, tungkol sa dalaga yung tanong niya, right? Okay. Yes. Kung medyo athletic ho yung anak ninyo, maaari ho talagang mas delayed ang mens, no? Pwede po yun. Any kind of stress, where hindi ko naman masasabi kung teenager pa yan at sobrang stress. Of course, may iba-ibang definition ng stress. Pero, posible po yun, no? Hindi naman po unusual na kung minsan nga, yung pinaka-alam kong late na na-encounter na, mga 15 na, hindi pa rin nagkakaroon. Pero hindi naman kailangan cause of worry yun. No? Ate Doc, tanong ni Mavic Flores Meneses, ano yung spirometer? Spirometer is pag measure again ng lung capacity. Parang yung ginagawa ni Mami noon na very crude lang yon na meron pag nag-blow ka tumataas yung ball. In a way parang nagme-measure ng lung capacity. Yun. So kung kunyari kailangan kong itanong to, naalala mo to si Darwin Mendoza. Okay. Pero Darwin, meron ka bang Leica account? Dahil pero tanong Darwin. SpO2, yung P, small p, equals 98 PRTPM. Ano bang pinagsasabi mo, Darwin Mendoza? 1, 2, 3. Okay lang po, Ate Doc, pero may hapo pa din ako. Is it because of metoprolol and amlodipine combined? Ang unang-unang ano kasi dyan, amlodipine at saka metoprolol, para sa BPM.
Kung kinocombine yun, ganun ba kataas ang BP mo? Kaya dinodoble-doble ang gamot, no? Doktor mo na nagreseta niyan ang makakasagot niyan. Kung sakali kasi na bumababa na ang BP mo at nagaganyan ka pa rin, kahit anong lung capacity mo, no, hindi kung ang sinusukat mo lang is yung lung capacity, yun yung mga numerong binanggit niya dyan, Arman, okay? So kung ang lung capacity mo ay okay naman, pero parang hapo ka, baka masyadong bumabagsak ang BP, di ba? Kasi medyo doble-doble ang iyong anti-BP, no? May effect yun pag bumabagsak din ang BP mo. Okay. Oh, ito naman, column from Maria Bolivar. Okay. What are the causes of palpitations? And what are the usual reasons bakit po nagpa-palpitate? Ano ba yung palpitate? Yung lagi kang masyadong mabilis. Oras, masyadong mabilis. Sa oras, lagi kang late, okay. Palpitate. Okay, of course, ang pinaka-common yun. Mga common emotions can cause that. Fear, surprise, okay. Love, stress. Okay. Pero kung kunyari, anything, wala naman ho akong ganon. So ano pa ang mga posibleng cause? Of course, ang una mo tatanungin, puso. Unang-una, hindi lang basta mabilis. Regular ba na mabilis? Yung sinasabi ko kay Armand kanina na kaya nga useful na kunyari meron kang ganyang gadget, nakikita mo kung regular ba. Mabilis nga, pero regular ba. Pero kung palagi na lang ganyan, isa din sa tinitingnan kasi, lalo na sa kababaihan, lalo na, oo, I assume naman, wala pa sigurong 60 years old ito. Common po sa mga kababaihan yung sa thyroid, no? Yung parang may organ po tayo dito sa may leeg, parang itsurang bota yan. Importante yan. Pag abnormal, sinasabi natin, uy, lumalaki, parang may goiter, di ba? Meron po kasing chemicals na nire-release yung thyroid natin, thyroid hormones, na nakaka-apekto po ng buong katawan. Hindi lang po yung sa leeg o ano. Talaga po nakaka-apekto ng buong. At isa yan sa mga possible symptoms. So kung nakaka-istorbo ito sa iyo to the point na sumasakit na yung ulo mo or nanghihina ka tapos ang lakas-lakas ng heart o ang bilis-bilis ng heart rate, definitely kailangan patingin. No? Kasi may mga test na kailangan gawin. Oh, from Ana Cristobal, best tips to avoid acidity. Una, mabilisan. Ano ba yung acidity? Bakit issue yung acidity? Okay. Hyperacidity, common. So may mga pagkain na nakakalalanon. Kung ikaw pala ay may so-called hyperacidity, marami na ngayon kasing range yan. Either sa tiyan mo lang or nag-jerd na sinasabi nila umaakit. Gastroesophageal reflux. Ibig sabihin nun, yung mula sa bibig may tubo papunta sa tiyan. Umaakit-akit yung acid doon sa tubo. So parang hyperacidity niya. Masakit yung lalamunan. Misa napapaubo, kala mo may trangkaso ka. Pero actually, jerd yun. Umaakit-akit kasi yung acid doon sa lalamunan. Pero kung meron kang ganun, unang-una kasi, yun, parang sabi lang sinisikmura. Tingnan mo din kung ano yung mga kinakain. May mga pagkain ba o inumin na nakaka-trigger niya? Kung umiinom ka ng alak, kung meron kang maraming suka or spices, kung nagmi-miss ka ng meals, di ba? Ilan yon sa mga possible causes? Ano ba yung kinakain mo? Ano ba yung iniinom mo na maaring nagtitrigger niyan? No? Pwede din kasi na baka naman na hindi ka sanay mag-fasting tapos bigla kang hindi kakain dahil ng dieta. Yun, posible yun, di ba? Pero kasi yung merong nabanggit ko na to dati, meron na akong tinatawag na H. pylori ngayon. Ano 'yon? Mga mikrobyo na kahit mo hindi ho ako ganoon, okay ako kumain, wala namang problema, ganyan. Pero kasi nagpapa-hyperacidity ako. Ang ano ho ngayon, meron na akong mga mikrobyo na kahit na okay lang kayo, hindi naman kayo nagkakape, hindi naman kayo nag-aalak, hindi naman naninigarilyo, which is kasama 'yun sa mga ano, and yet parang may mga mikrobyo. At sa nakukuha yung mikrobyo 'yon, sinasabi nila kung minsan, kung hindi mo alam kung saan sino at saan niluto, may dumi sa kinakain mo or sa iniinom mo, nananatili sa tiyan natin yon at nai-store yung normal acidity, nagiging hyper. Kaya nga ho, pag tinesting mo yan ng doktor, nilalagay ho nila yung gastric, yung nahuhugot nilang juice dito sa tiyan ninyo, nilalagay nila yan sa isang testing tube para makita kung nag-iibang kulay, may mikrobyo kayo. No? Again, procedure po yan, gastroscopy ang tawag dyan, para makita kung ano yung kung may mikrobyo kayo. Pero isa na yun sa mga malalakas na ano. Ibang gamutan na yun. So, antibiotic na yan. Oh, next half. Kasi 14 kukuni natin dahil December 14. Sige, go. Naka-7 na tayo. Next half. From Javer Casas. Ate Doc, sumasakit po kasi ang ulo ko bandang likod sa baba ng bunbunan sa tuwing napapatawa ako ng sobra o basta sobrang nakakatawa. Okay. Hindi normal yung sakit na need ko pa ihinto pagtawa ko
para hilutin ulo ko. Ano po kaya ang posibleng reason nito? Naku, bawal siyang tumawa, ganun ba yun? Hindi, baka yung mga ibang mga yung mga nerves mo sa leeg, siyempre yung mga nerves natin hindi naman basta humihinto dyan. Maraming yung branches ang mga nerves natin na bumababa mula utak hanggang sa iba't ibang parte ng katawan. Definitely, kung talagang sumasakit or talagang ang tawag dito na talagang naiistorbo ka to the point na hindi ka makafunction mabuti, or lalo na kung nag-iiba yung paningin ng lalabo or nasusuka, definitely kailangan patingin sa doktor. Check din ang BP, okay? Hindi ko sinasabi na lahat ng sakit sa batok or sa bumbunan ay dahil mataas ang BP, hindi ho totoo yun. Pero check na rin, mabuti na rin ho yun na kukuha ang vital signs at yan. Ang diyan, ayaw bang Apple Watch, may pang BP ba yan? Wala eh, wala. Meron wala, ba? Wala, wala no? Wala pa, hindi pa. Ito naman, galing kay Juliana Binsol. Sabi nga, hi doc. Hi. Question po ako. Every 8 hours po ba ang inom ng meds for heart, high blood, diabetes, kidney? Pwede po ba silang pagsabay-sabayin? Gamot kasi yon ng lola ko. Okay. Depende ho kung anong sinabi sa inyo. Ito yung general rule usually. Pag sinabing 2 times a day, natural, 12 hours yun, ano? So, kung, pero siyempre, pag gising yung pasyente, hindi ho nyo gigising yung pasyente para lang uminom. Pag sinabing, itong gamot na to, 2 times a day, for example, yung metformin para sa diabetes, tinatiming ho yan din sa pagkain, ano? Pero usually, pag sinabing ang gamot 2 times a day, 8 a.m., 8 p.m., okay? Parang ganon. So, parang hindi nyo makalimutan. Or 6, 7 a.m., 7 p.m. Kung 3 times a day, usually, ang ano niyan, 8, 12, just 10 p.m. Kasi hindi naman, or 8, 1, 8, sinasabi nila. 8 p.m., 1 p.m., 8 p.m. So, yun. Ngayon, kung talaga ho kasing kailangan ng pasyente, kumisang parang ang dami na kasi iniinom, ano? Again, kung ang reseto ng doktor ay kailangan inumin yan, kailangan nung inumin yan. Pwede ho niyang ang tawag nito, may distansya ng 30 minutes in general. So pwede yon, no? Na paghiwalay-hiwalay. Pero kung talagang ganun kadami yung kailangan niya, well, depende ho kasi kung ano yung finding sa pasyente. Doon sa ano naman, pag sabihin 4 times a day, usually 6, 12, 6, 10. Hindi yung 6, 12, 6, 12, kasi 12 midnight, supposed to be tulog ka na. So usually 6 a.m., 12 noon, 6 p.m., tas 10 p.m. kung 4 times a day. Pero ngayon ho kasi marami nang iniimbento mga gamot na para mas convenient inumin. Misa pa ka, once a day, misa 3 days lang, or 2 times a day. O ito ha, hey. Pang-syam natin, pang-syam. Hi Doc, ask ko lang po, ano pong gagawin pag lagi na po sumasakit yung likod ko dahil scoliosis? Posible din po ba dahil din scoliosis, kaya lagi din masakit ulo ko? Pwede, pero kasi pag scoliosis, tabingi yung spine mo. Kung nakakita na ho kayo ng skeleton ng tao, kahit sa litrato lang, di ba? May yung backbone ho natin na tinatawag, no? By backbone. Kung titingnan nyo, pag nakatalikod ng tao sa inyo, nakatalikod yung kalansay na yon, parang diretso ang itsura niya. Pero sa iba, pag scoliotic, nakatabingi, para bang S-shape, no? Ang mahirap dun kasi, ano ngayon kung S-shape, so parang medyo tagilid ang katawan, di ba? Or ang naapektuhan din kasi nun is yung pag-expand ng baga mo. Kasi kung nakatabingi ka, imagine nyo, isang parte ng katawan, hindi talaga, kumbaga, napipipi ng konti. Talaga nanag din ng lung problems. Yung sakit ng ulo, potential ho yun, pero talaga pag scoliotic, kung hanggang hindi ho kinokorect yan, at nakokorect ho yan, orthopedic ho ang kailangan nyo puntahan doktor para ho may nilalagay sila, or rehab doctor, kasi hindi naman kailangan ng operasyon agad. Rehab doctor ang puntahan ho dyan para makita. Okay. No? So, last five. Yes. Coming from Mears, Jem Cujardo. Sabi nga, hi po, ano po ba talagang cause ng appendicitis? Madami po na kasi nag-ask sa akin kasi excuse me. Kasi daw naoperahan na ako pero di ko din po alam. Sabi po nila, pagkakain daw po tas gumagalaw-galaw. Hindi totoo 'yon. Sa totoo lang hanggang ngayon, lahat na nang kumakain na gumagalaw-galaw pagkatas kumain, hindi naman po lahat nagkaka-appendicitis. Sa totoo lang, hindi pa ho talaga masasabing pag ginawa mo ito, magkaka-appendix ka. Wala pa hong ganong kaalaman. For some reason, nai-infection po yung appendix na nasa tabi po ng bituka natin, nakatabi po natin.
talaga bang walang silbi? Bakit nga ba nandiyan yan? Of course, may silbi pa rin naman ho siya. Part po yan ng lymph system natin na tagahigop supposed to be ng infeksyon. Ngayon, isa sa mga haka-haka is pag na-infeksyon yan, yun, kaya ho tayo nagkaka-appendicitis, no? Sa ngayon ho, ang alam natin, di ba, na-ooperahan yung appendicitis. Pero isa sa mga recent findings ho dyan, pag maaga mo na-catch, actually, swerohan ka lang at ng matapang na antibiotics, pwede. Now, hindi lahat ng appendicitis pwede yon. May mga iba na pag nahuli ng maaga-aga, pwede pa sa antibiotics, walang operasyon. Oh, 1 o'clock na, pero mag-o-overtime tayo para ma-accommodate. Para wala pa tayong 14 eh. Oo. Para ma-accommodate natin. Ito, ganda ng pangalan nito, Ate Doc. Hilabot Juicy Bebe. Okay. Of course, I know who you are. Ano po yan, masugid na taga-subaybay natin. Sabi nga, tanong niya, when pain management doesn't help, what are other alternatives for back pain due to bulge, disc, and arthritis? Ako, wow. Meron kong disc. Pag siya, alam ko, anong na-arch disc, kasi anything to do with the disc, again, dun ho sa backbone natin, delikado ho yan, no? In fact, ang trabaho ho ng backbone natin, ito ho, kung nakakita na rin kayo ng litrato ng utak natin, may buntot ho yun, yun yung spinal cord, nasa loob ho yun ng backbone natin. So kung meron problema sa disc, yung ho, parang within the backbone, delikado yan. Kung alam nyo ho yung mali ho ang ginawang mga maneuvers done, kung masamasahe, tapos meron nasabihan na pala kayo na meron kayong disc problem, pwede ho talaga kayong malumpo, no? Yun ang pinakamalala. Napamali yung pagmasahe o pagdiin. Pero kung yun nakita ninyo na natamaan kasi sa backbone, sa spine niya, biglang from the pusod down, wala nang pakiramdam, hindi na nakakalakad, or worse, pag kunyari, parang si Christopher Reeve nung araw, dito ho sa liig yung problema niya, mula balikat down, wala nang pakiramdam. So dahan-dahan, pag nasabihan na pala kayo may disc problem, definitely mag-follow up kayo sa orthopedics ninyo. Hindi ho biro yan, hindi ho ordinary. Okay, nagkaka-back pain, puro protektahan ng muscle ninyo yung backbone na yan. Kaya nagka-contract siya. So, kung dalas, baka kailangan niyo talagang i-consider na possible surgical ways of management. Because hindi ho biro ang disc. Yun ang inaano ko. Pwede niyo ikalumpo yan kung mapabayaan. Okay. Mag-o i-asa lang sa pangsasay. Second to the last, Sarah Jane Belarma. Sarah Jane Belarma. Ate Doc, si Sir Armand, ano din po, panggali ko na yung salamin ko, ano din po ba cause ng laging biglang pagsakit po ng ulo na kadalasan nakakaramdam pa ng pagsusuka? Lalaki po yung nakakaramdam po nito. So, hindi lalaki. Male. Hindi masakit ulo, nasusuka. Sabi ni Sarah Jane. Okay, anong edad? Hindi nabanggit ko anong edad, no? May bearing din yon. Kung babae kasi, tama, maganda yon. Buti sinabi niya lalaki. Kasi sa babae, marami ho tayong mga hormonal changes. Lalo na kung nag-menstruate pa or kung isang pag-maskinenopause na. Pero kung sa mga lalaki po, tingnan muna, okay ba ang BP? Okay? Okay ba yung mata? No? Kamusta ang tenga? At yon, kasi yung mga tenga, mata, kailangan i-check mabuti kung bakit nagkakaroon ng ganyan. And then of course, BP, anything to do with cardiac, bago ko sabihin kasi na, hindi, migraine lang yan. Kasi madaling sabihin yun eh, di ba? Madaling sabihin na migraine ka lang. Pero pa-check ko muna yung mata, yung tenga, at BP, very important, yun ang mga kailangan lang nating, lalo na kung kalalakihan ito, kasi hindi masyadong effect ng hormones. Okay. Ito sa babae. Second to the last. Tama ba? Oh, sabi mo, dalawa. Wala na ako. Charmaine Arsiaga. Okay. Sabi nga, Ate Doc, may chance po ba na maayos yung pagka-lock jaw? Yes. Kasi po 1 year na po since mag-lock yung isang jaw ko po. Naku, pwede ba yun? Pwede yun. Now, dahan-dahan ka dyan, ano? Lock jaw. Charmaine. Daan nyo, ito ho yun. Oo, ito ho yan, yung TMJ, temporomandibular joint. Diyan ho nadaan yung facial nerve natin. Ano yung facial nerve? Kaya ho natataas natin yung kilay, kaya tayo nakasimangot, kaya tayo nakasmile. Facial nerve ho yan lahat. Pag yan ho ay naipit or nagkaroon ng problema, imagine nyo yung parang para kung kayo para kayo na-stroke. Makasabihin makaibigan mo, na-stroke ka ba? Bakit parang ganyan? Ano? So, yung lockjaw
So, i-injection ng huya ng pamparelax, no? Pero kasi siyempre, hindi basta-basta kung sino, patingin nyo sa doktor. Maganda din na patingin kayo sa dentista kasi kumisan kung may infection sa ipin o gilagid na apektohan ho yung joint. Wala ho biro yun. Okay. Yan din ho kasi lumalabas ng ugnya ng ating facial nerve. Okay. Bago bigay yung panghuli, batiin ko muna si Jose Carlos Severiano. He keeps reminding people in the comment section to do not flood. So thank you, Jose Carlos Severiano. Hindi ko yan inutukan pero doing a little trafficking. Thank you. Last question coming from Camille Rementilla. Yes. Ate Doc, ask ko lang po, bawal po ba talaga maligo sa gabi? Nakakapasma? Hindi. Hindi. Kung lahat po kami, no, nag-duty kami sa PGH yun sa ER, nasusukahan kami, naaanuhan ng dugo, kung lahat po, siyempre maliligo ka naman gitna ng gabi, hating gabi, di lahat po dapat kami ng mga doktor na nag-training sa ER, magkapasma na. The invitation of Ate Doc, Doc Norge, Bengkotan, puntahan niyo po yung Facebook page niya, Doc Norge. You can ask there freely, easily. Pero kung gusto niyo magpa-telemed consult, text the numbers that you see below the screen. Ate Doc, thank you very much. Okay. Thank you very much. So, ito po, si Arman Bengko, kasama si Ate Doc. Thanking everyone for joining us today. Lunch Break Chat with Arman Bengko. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na LBC. Bukas, 12:30, starting on time because we're following the real Filipino time. Maraming salamat.